Tuloy-tuloy po yung ating coordination dito sa NDRRMC. Kasama na din po yung ating pagkilos para matulungan yung mga kababayan po natin up north na naapektuhan po nitong Abra earthquake. As of this morning po, ang ating response cluster ng NDRRMC na nakaagapay po doon sa ating relief operations sa ground ay nag-ulat po sa atin na 19 search and rescue teams po ang naka-standby ay naka-deploy doon sa area sa may norte. Binubuo po yan ng ating mga kasamaan sa Armed Forces of the Philippines from the North Luzon Command dito, no? The Philippine National Police, the Bureau of Fire Protection, and the MMDA. Kasama po yan na umakyat ata, if I'm not mistaken, ni DILG Secretary Abalos. Meron naman po tayong standby teams pa ng same offices, no? Same uniform services na andun din ready for quick reaction to assist itong search and rescue operations na ginagawa po doon sa ating northern provinces. Wala po dapat ipag-alala, no, ang ating mga kababayan, sapagkat ang pondo pa rin po ng ating NDRRMC para matulungan sila in case ang local government ay humingi ng dagdag na supply ay sapat pa rin po. We have 323 million pesos in standby funds to support the relief efforts. At yung stockpiles natin ng food and non-food items ay nasa 1 billion pesos pa rin worth. So, kayang-kaya po itong masuportahan yung relief doon. Although kasalukuyan po ang binibigay po ng ating mga local government units doon na mga relief items ay mula sa kanilang mga stockpiles po doon sa locality. So far, wala naman po tayong nare-receive pa na problema in the sense na humihingi na po, nagkakaroon ng kakulangan sa ground dahil maaga po ang ating DSWD sa pagbigay po ng dagdag na supply dito sa ating mga local government units. Kasalukuyan po, 37 na evacuation sites ang ginagamit ngayon ng ating mga kababayan. 1,958 families or 6,705 katao ang nananatili dun sa mga evacuation centers po na yan. Ang ating displaced persons po ay 850 families. Ito po yung hindi tumuloy sa evacuation site, pero mukhang nasa tapat ng kanilang mga bahay o doon lang sa kanilang mga barangay sa open space doon, nag-set up po ng mga tents. Pinapanawagan po natin na para masigurado po na lahat ay mabibigyan ng tulong, ipaalam nyo po sa mga barangay officials ninyo kung asan kayo, at para po magawan po nila ng paraan yung pagpapaabot nitong mga relief items para sa inyo. Ang health cluster naman po natin ay nakapag-provide na ng 8,352,521 pesos worth of medicines, medical supply, hygiene kits dyan sa Region 1, Cordilleras, and dito mismo din sa NCR. Ano po. Ang ating pong relief items, walang problema sa pagta-transport kasi ang ating logistical support po ay kasado with 431 deployable assets at meron na pong assets na nandun mismo sa Abra supporting the local effort. Wala po tayong problemang matindi sa komunikasyon, hindi napapatid ang komunikasyon sa pagitan ng mga disaster managers po natin, ano? At lahat po ng nangyayari sa ground ay naiuulat naman sa atin dito po sa Central. Wala din pong tayo nakikitang problema sa law and order, peace and order doon sa affected areas kasi we were able to deploy 52 security personnel doon sa mga evacuation centers para mapangalagaan din yung mga kababayan po natin. We received information po na damaged residential buildings already count to 1,214. Nakita po natin na ang ulat ng DSWD ay may projection po na 4,000 nakabahayan. So it's possible po between 1,500 to 4,000 houses ang ni-expect po natin na napinsala dahil po dito. Tuloy po yung assessment for damages. Nakita po natin na ang damage to agriculture po natin ay umabot na sa, sorry, mahirap pag malabo ang mata at maliit yung binabasa. Ang damage to infrastructure po natin are 48.3 million pesos at ang ating damage to agriculture po ay 3.8 million pesos. Kung maalala po ninyo, isa sa mga pinuntuhan ng ating Pangulo during the briefing sa Malacanang ay ang concern niya for damage to irrigation facilities. Ang dams po natin ay holding strong, walang damage yung mga dams natin doon sa areas.
up north. Pero po sa pag-uulat po ng National Irrigation Administration, may naitala pong partial damage sa isang irrigation line dyan po sa Cordillera. The damage has been tagged as 4,500,000 pesos worth. Lahat po ng assessment na ito, resulta ay gagamitin para matulungan, makabuo ng plano for the rehabilitation of these affected communities. Lalo na din po yung dyan sa mga heritage sites natin. Iba po kasi ang pag-value nitong mga historical structures. So nakikipag-ugnayan po tayo sa ating historical societies na National Historical Commission para malaman po itong figuras na ito at para magawa na din natin ng paraan po yung restoration nitong mga nasira po na ito. Sir, meron po kanina na i-report po na apat pa po na still missing. Do we have an update if counted na po sila? So far po, ongoing pa rin po ang search and rescue operations para po dyan sa apat na missing na yan mga kababayan natin. Sa casualty po natin, we're back at 6 persons. Yung 5 po kasi na, sa Cordilleras, na-confirm na po natin talaga pong nasawi sila. Pero yung ika-6 from Ilocos Sur, if I'm not mistaken, ano, we're still verifying the details po. Kung maalala niyo po kasi tuloy-tuloy ang ating verification process, kagaya nung nangyari sa na-report sa Gataran, Cagayan, na may dead but we were able to verify na wala man naman palang namatay. So inalist natin, that's good news po. At yung ating injured persons naman po umabot ng 136 katao. Ito pong injured po na ito na na-report dito sa atin, we're assuming na nalapatan na po sila ng luna sa pagka-reported na po ito ng ating mga health counterparts sa locality. Sir, how about schools? Kasi ilang araw na lang po opening of classes na, so I believe may mga na-report on death and na damaged schools. Ano po ang status ng health? Tama po kayo dyan, ma'am. No? We received information that there are 61 or 63 schools that had reported na may damages po yung kanilang mga facilities. If you remember, the president emphasized the evaluation of the critical infrastructures. Kasama po yung mga eskwelahan po diyan. So yung mga local government units natin, yung mga counterpart natin na engineering officials natin, they are doing the assessments now para malaman po natin kung structurally sound pa yung mga schools na yon, mga buildings na yon. If they are not, ibig sabihin po hindi pwedeng gamitin yan kapag nagsimula na po yung balik eskwela natin. But ang Department of Education po ay meron po mga contingency measures para po kahit magsibalikan yung mga bata, tuloy pa rin itong pagtuturo sa kanila kahit nag-iingat pa rin doon sa structure na yon. Sabi po, baka possible pa rin ang aftershocks sa mga susunod. Totoo po. So, yung mga, ano po yung nakikita natin ng paghahanda ngayon just to prevent any casualties or more injuries? An advice po has been issued, if you remember po kahapon, doon sa Bangged meeting ni Presidente, no? Batay din po sa pagpayo ng ating FIVOX na huwag munang basta-basta pabalikin yung mga tao sa kanilang mga bahay, papasukin sa mga structures, buildings. Up until such time po na yung mga buildings or structures na yan ay nasuri na at naitag na as structurally sound. Kaya po yung mga may tent distribution po ngayon para hanggang sa labas muna sila, pwede siguro panandalian, balikan yung mga bahay nila kung doon lang sila sa tapat nag-evacuate. Pero wag magstay kasi ang sabi po, if I'm not mistaken, within the first 3 days after the main quake, posible pa tayong makaranas na medyo malalakas. And if I'm not mistaken, parang ikatlong araw pa lang ngayon, ano? So it's possible po na may ganon. Yung mga road closures po natin, some of those road closures are for precautionary measures. Iba pa po yung may mga malalaking mga bato, mga higanting bato na kiniklear pa. May mga daan po kasi na landslide prone. So ngayon po, dahil binabantayan din natin ang sama ng panahon up north, no, yung mga kalupaan na niyanig ng lindol pero hindi nag-landslide, posibleng mag-landslide pag bumuhos ang malakas na ulan. So yun po ang isa sa pinapamatsyagan natin sa local government units natin at binababala natin sa mga kababayan natin. Na kapag ganun po, at sinabi ng LGUs, kailangan mag-evacuate,
huwag po tayong mag-atubili na sumunod kasi ito po ay pangkaligtasan natin. Mataas po ang panganib, yung risk na magkaroon ng landslide at this time, lalo na pag bumuhos sa malakas na ulan. Sir, sabi niyo kanina walang problema in terms of resources na ibibigay na tulong. Mm-hmm. But how about the tourism sector? Kasama po ba sila sa napapaglalaanan din po ng tulong? Kasi lalo na po Ilocos Sur and Norte, marami pong tourism destinations. If I'm not mistaken po, hindi naman po pinrevent ng local government na dalawin pa rin yun. Except mataas po yung kanilang pagbabantay na hindi makalapit yung mga tao, lalo na doon sa mga infrastructure na pwedeng gumuho na. Pinahayaan magsi-picture pa yung mga tao. May mga dumadalo pa sa Calle Crisologo, if I'm not mistaken. However, lahat po nito, mga kababayan natin na naapektuhan, may expected na assistance po yan bilang mga affected person. So, doon po, una, garantisado po yan. But when it comes to the tourism sector, naniniwala po ko ng ating Department of Tourism has some assistance packages for these affected communities, ano po, yung atin na namamahala sa ating historic sites. Yung aerial assets po ba natin, sir, may mga naka-deploy pa rin for inspections or for relief? I think nung nakaraang araw, nagkaroon ng deployment ng aerial assets natin, ano, yung Black Hawks ang ginamit, at meron ng mga feed ng aerial inspection. I think that when the President visited Cagayan yesterday, in the other affected areas, an aerial inspection was also done. So, ito pong mga ito, ginamit yung mga assets po natin para makita yung extent of damages. At nagsabi nga po ang Pangulo, no, after makita niya po ito, natutukan po dapat ng ating pamahalaan ang pagbibigay ng mga tulong sa ating mga kababayan. At ito po ang ating sinusunod, even before, na lahat po ng pangangailangan nila ay maibigay natin. Yung usapin nga po sa tubig, na may mga areas po na hindi naman napatira ng tubig, pero nagbabala ang Pangulo na kapag may kakatwa o kakaiba silang napansin doon sa tubig na lumalabas sa gripo, huwag muna ninyong inumin. Pakuluan po muna ito. At ang sabi naman po ng DILG, nag-deploy po sila ng water purification, water treatment, equipment and devices para doon po sa mga areas na yon. So, kampante po kami dito at the NDRMC that these are being attended to by the local governments and our different line agencies in government. Sir, given everything that you said, can we see na road to recovery na po yung mga provinces that were hit by the earthquake? Yung recovery thing po kasi is not an overnight matter. But right now po, dahil nangyayari pa yung aftershocks, we're still responding to the needs nitong ating mga kababayan. Pero kapag pumayapa na po itong sitwasyon na ito, magta-transition na po tayo to recovery, makakabalik na po yung mga kababayan natin sa mga tahanan nila. Yung mga nasiraan po ng tahanan, sabihin po ninyo yan sa inyong mga barangay officials, no, para ma-count po yan. Dahil may assistance po na binibigay ang pamahalaan through our housing authorities para matulungan po ang pagsakukumpuni or pagmuling pagtatayo ng inyong mga kabahayan. So yung pwede niyong masagot. Kasi may mga mababatas nga po, senators, na nagpapanukalang magtayo ng isang Department of Disaster Resilience on the part of NDRMC. Do you think it's still necessary for this? And kung magkakaroon na ng ganong departamento, kino-confirm, paano ba mas makakatulong? Kino-confirm ko nga po kasi parang may sinabi daw si Presidente, no, that he has a different opinion when it comes to the DDR. Pero kami po dito sa NDRRMC, lahat po ng mga panukala, mga suhestyon sa pagpapalakas po ng ating disaster management system, welcome po sa amin at sinusuportahan po namin yan. Maging yan ba ay magkaroon ng DDR or Department of Disaster Resilience or yung right-sizing or pagpapalakas pa ng NDRRMC and the member agencies, welcome po sa amin yan. Ang mahalaga po dito na sinesentrohan natin ay mapagpatuloy po yung mas maigi, mas mahusay na paglilingkod, pagsuporta sa mga kababayan natin, lalo na pagpanahon ng emergency. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you po. Thank you.